bakit hindi na isang planeta ang Pluto? Sa nakalipas na mga panahon, ang Pluto ay isa sa mga planeta na bahagi ng solar system. Ito ang itinuturing na pinakamalayong planeta. Natuklasan ito noong February 18, 1930 ni Clyde W. Tombaugh kasama si William H. Pickering sa Lowell Observatory na matatagpuan sa Flagstaff, Arizona. Ito ang ikasyam na planetang natuklasan na umiikot sa ating araw. Naging malaking balita sa buong mundo ang pagkakatuklas sa planetang ito. Mahigit 1,000 pangalan ang iminungkahi sa noon ay bagong tuklas at wala pang pangalan na planeta. Ang pangalang Pluto ay iminungkahi ng isang 11-year-old na estudyante mula sa Oxford, England. Siya ay si Benicia Burney, mahilig sa classical mythology at astronomy. Sa classical mythology, nakilala rin bilang Greek at Roman mythology, si Pluto ay ang god of the underworld o diyos ng lugar kung saan napupunta ang mga namayapa na. Ayon kay Benicia, ang pangalang Pluto ay naaangkop na ipangalan dahil sa ang planeta ay malayo sa araw kung kaya't ito ay ipinapalagay na nasa madilim at malamig na sulok ng kalawakan. Iminungkahi ng bata ang pangalan sa kanilang pag-uusap ng kanyang lolo na si Palco Normadan, isang dating librarian sa Bodleian Library ng University of Oxford. Pinaalam ni Madan ang pangalan kay Professor Herbert Hall-Turner. Ito naman ang nagpaabot ng iminungkahing pangalan sa bagong planeta sa mga kasamahan nito sa Amerika. Noong March 24, 1930, nang opisyal na tawaging Pluto ang planeta at inilabas ito sa publiko noong May 1 ng kaparehas na taon. Binigyan ng gantimpala si Benicia ng halagang 5 pounds dahil sa kanyang pagmumungkahi ng pangalan. Pero noong August 2006, matapos ang ilang dekadang pagiging isang ganap na planeta, ay tuluyang nawala sa listahan ng mga planeta ang Pluto. Bakit at paano ito nangyari? Ang International Astronomical Union ay ang organisasyon ng mga scientist na nangangalaga at nagtataguyod ng astronomy. Ito ang organisasyon na nagpapasya sa mga bagay na may kinalaman sa kalawakan. Isa sa mga tungkulin ng nabanggit na organisasyon ay ang pagbibigay ng pangalan sa mga planeta at maging ang paglalahad ng mga panuntunan ukol dito. May 3 kriterya o katangian na inilahad ang International Astronomical Union upang kilalanin ang isang bagay sa kalawakan bilang isang ganap na planeta. Ito ay ang mga sumusunod. Una, ang isang planeta ay dapat na umiikot sa araw. Pangalawa, ito ay dapat na may sapat na bigat o laki upang magkaroon ng hydrostatic equilibrium o may hugis na pabilog. Pangatlo, ito ay may kakayahan o nagawa nitong linisin ang orbit na dinadaanan paikot sa araw. Sa 3 nabanggit na kriteriya o katangian, ay 2 lang ang nakuha ng Pluto. Sa pag-aaral ng mga scientist, ay lumalabas sa loob ng napakahabang panahon na pamamalagi ng Pluto sa orbit nito ay hindi malinis ang dinadaanan nito paikot sa araw. May mga bagay na malapit sa orbit nito ang nananatili pa rin. Ito ang dahilan kung bakit napagdesisyunan ng International Astronomical Union na ilaglag sa listahan
ng mga planeta ang Pluto. Mula sa pagiging isang planeta, kasama na ang Pluto sa listahan ng mga dwarf planet. Ang isa pang halimbawa ng dwarf planet ng ating solar system ay ang Ceres. Ang Ceres ay unang tinawag na asteroid. Bukod sa Ceres ay marami pa ang mga dwarf planet sa solar system. May mga implikasyon ang pagbabagong ito na isinagawa ng International Astronomical Union. Ang mga taong mas naunang namuhay, nag-aral, hindi naakma ang kanilang kaalaman, aral na natutunan sa ating makabagong panahon. Ang dating solar system na may 9 na planeta ay may 8 planeta na lamang. Ito ay isang patunay na ang pag-aaral at siyensya ay walang katapusan. Ang ating kasalukuyang kaalaman ay akma at nababagay lamang sa panahong ito na sinusuportahan ng ebidensya ng agham. Hanggang dito na lamang ang kwento na ito. Ito ang inyong Kuya Gio, nagsasabing ang kaalaman ay isang kapangyarihan. Maraming salamat sa panonood. God bless.